isang snoop, pinresent niya si Jesus, someone who is pro-poor. Iyon, magandang tignan natin yung ganung gospel, ano, na mahalaga sa ating lagi, that the gospel is important, the message of the gospel is important. The gospels, the record of the life, the ministry of Jesus. But each book of the synoptic gospels, the Matthew, Mark, Luke, each book, they have their own recipient. Their differences, their methods of writing the gospel are there because they need to develop their own literary strategies to address the need of their own readers. Hindi sila nagsulat na parang walang direksyon, ano, na gusto lang magkwento. Kaya sabi ni Luke dito, as far as I have investigated, those who have already come up, I need to write my own narratives. At mukhang aware siya na kung itong kay Mark o kung kay Matthew, basta niya lang ipapadala, no, it will not be good. So he has to write his own that will address the need of his own readers. So while the Gospel of Luke was written by Luke to Theophilus, it doesn't mean that the Gospel is limited to Theophilus, not for the eyes only of Theophilus, but it was written for a wider audience, including us. Dahil we have learned lots of things coming from the Gospel of Luke, how we should give importance to the poor people. Which should be our ministry, di ba, today? Mga teachers ngayon, di ba? Majority of you are teachers, tama ba? In the educational, ano? Nakita nyo ba yung pinatay na teacher sa Cagayan de Oro last, ano? This week lang, ano? Sinaksak ng grade 9 na nang nakatalikod, murder yun, ano? Patay yung teacher, ano? Why these young people at the age of 15 was able to murder someone, a teacher? During our time, ang tawag namin sa teacher, maestra, di ba? And with high respect. Kasi na-westernize kasi tayo, na-americanize tayo. Hindi na natin ginagalang ang mga teacher ngayon na napakahalaga sa lipunan, di ba? May illustration dyan eh. Sa inyo mga teacher, this is a good illustration. may namatay na tatlong great, four ang namatay, pumunta sa langit. At the entrance, andun si Peter. Sabi ni Peter daw, Lord, you allow this person to enter. Sabi daw ni Lord, why? Why should I allow that person to enter into my kingdom? Lord, he is a very good lawyer. He defended the rights of the poor people. He fought for the good of the poor people. Okay, let him come in. Another, sabi ni Peter, Lord, allow this person to enter. Why? Who is that? Lord, he is a medical doctor, a missionary doctor. He spent his life for the poor people again. Okay, let him in. And then the third one is a very rich person. Lord, this one is a very rich person. He is a philanthropist. He used his resources to uplift the life of many poor people while he was on earth. Okay, let him in. And then the fourth one, napakatandang babae, ano? Sabi ni Peter again, Lord, allow this woman to enter. Why should I allow that woman to enter? Who is that? Ayun, sabi ni Peter, Lord, she is the teacher of the tree. She is the one who taught the three person who just entered. Okay. Tayo mga teacher, marami tayong nadidevelop na bata, di ba? Let us our ministry. At least, magkaroon tayo ng Luke and heart. The heart of Luke na Jesus loves the poor. Of course, Jesus loves everyone, whether poor or rich. But in this imbalanced society, the rich people should take care of the poor.
if they have the heart for God, yung heart mo kay God, dapat ibibigay mo sa poor yun. Tulungan mo yung poor na mag-uplip ang buhay. Of course, we should encourage the poor to make their life meaningful and productive. Dahil may mga hindi talaga productive. But basically, Luke was able to present Jesus to Theophilus and to the wider readers na Jesus is someone who is so caring for the poor people. Because during those days, talagang ang mga marginalized, kawawa. Kahit dito sa ating Philippine setting, di ba? Mga mahirap. Tamo, lahat ng napapatay, mahirap. Mga adik na mayaman, hindi ata nadadali. Di ba? May kasi magagandang bahay eh. Mga nasa subdivision na well fenced, ano? Pero yung mga walang bakod yung bahay. Yun, yung mga we should be, ano, ang Philippine society is the, ano, sabi ng social analysis, 85% of our wealth belongs to the 15% of the people. Are you aware of this social analysis ng wealth? 85% of our wealth belongs to the 15%. You know them. The sea, dakuhan ko, di ba? Dagukong we. At halos, mga karamihan na sa mayayaman. There's nothing wrong with that. They work hard. They did their business well. But the Gospel of Luke is calling them to take care of the, and then, the 15% of the wealth, this is wealth, ha? Belongs to the 85. Ito, pinagpapatayan ng 85%. Baliktad, ano? Yung 15% ng wealth, pinagpapatayan ng 85% na society. Because up to now, in the estimate, 60% remains to be below poverty line here in the Philippines. And the Gospel of Luke is very meaningful in this kind of society. That Luke is saying that, hey, the teaching of Jesus, tingnan nyo, chapter 3, let's read the look at this chapter 3, how Jesus, how John the Baptist, sana ituro nyo to sa church. Luke chapter 3, verses 1 to 14. Okay ba basahin natin? Sige nga. Chapter 3, 1 to 14. Tag-iisang verse para makarating. Lahat makapag-exercise ng dila. Ano ka ng verse? One pa rin yan? Sige. Puro mga names yan. Mga... Okay, next. Okay. Sample analysis tayo. Sige. Go on reading, please. Napamura na si John the Baptist, mga anak kayo ng ulupong, you brood of vipers. Next.
produce the fruits of repentance. Okay, listen sa mga huling verses dyan. Sige. Palakas pong konti. Ano yung binasa ng isa? What shall we do then? Diba? Diba? What shall we do then? And then, anong sagot ni John the Baptist? Okay. The one who has two tunic or shawl. Balabal, napakahalaga niyan sa winter, ano? Yung dito nilalagay pagka nasa winter place kayo. Ayun, sabi nga sa inyo, nabuhay ako sa Switzerland. The first year of my life in Switzerland, there was a time na bleeding talaga ang nose ko sa salamig, sa sobrang snow. Hindi ko kayanin yung snow. Mata lang ang kita sa amin doon pagka winter. Kasi sobrang yelo sa kanila. Sobrang snow talaga. Minsan hindi mo kita kung nasa kotse mo. Lubog sa snow eh. That's how, the land of chocolate and snow. Ganun ang ano. So, mahalaga yun. Ano, ang Israel, may winter dyan. The one who has two tunic, the other one should be given to those who have nothing. Yun ang message. And then the next is what? The tax collectors, the accountant, the BIR, came forward and says, "Teacher, what shall we do? Do not collect too much. Do not collect what is beyond." Diba? And then the next. Okay, that is the Lucan perspective. Ano? Ang ano daw message ni John the Baptist? Nakaamba na yung palakol. Lahat ng puno na hindi namumunga. He is not talking of a literal tree. He is talking of the people whose life is not fruitful, whose life is not meaningful. And then natakot yung mga audience. Ang naglapitan, itong mga makasalanan talaga. Ano? Sabi ni John the Baptist sa kanila, kayong mga anak kayo ng ulupong. Sinong nagsabi sa inyong lumapit kayo dito? Nakaamba na ang palakol. Puputuli na kayo. Galit yan eh. Galit si Jan-Jan eh. No? Hindi na nakangiti. Kaya nga galing siya sa wilderness. Kasi natumira sila sa wilderness because John the Baptist is from the Qumran community. The Qumran community are the people who live away from the city because of wickedness. At mas minabuti nilang tumira sa wilderness to avoid the sinful and the wicked ways, wicked lifestyle in the city. So he is from the Qumran, kaya galing siya sa wilderness. Malakas yan dahil ang pagkain niya ay honey. Di ba? So sabi niya, ito, nangaral siya, ano? Tungkol kay Jesus, sa mga pangaral. And then the last one na lumapit, the soldiers. The soldiers also came to him and said, Teacher, what shall we do in order to be saved? Stop extortion. And stop false accusation. Ayun, ganun yung mga ano. Di ba yun din dapat nating i-stop? Hey, we are called by God. Gusto ni God, caring tayo sa poor. Maraming ang poor. Sabi ni St. Francis de Assisi, the poor is everywhere. One of my classmates texted me, "Sir Jhun, sino ba asawa ni St. Francis de Assisi?" He is married to his wife. And what is the name of his wife? Poverty. And they have lots of children around the world. Napakaraming mahirap. Yung iba mahirap dahil hindi ini-improve yung buhay. Ano? Pero may mahirap talaga na victims. Na victims ng mga hindi nakapag-aral. Tamo ang Baguio. Kahit ang Baguio, wala nang lugar yung mga igurot. Eh, no? Inangkin na lahat ng mayayaman yung syudad eh. Eh, originally sila yun eh. Kaya lang, hindi nila alam magpatitulo ng lupa. Dahil hindi sila mga nag-aral.
sila ngayon ang out of place. Kawawa, di ba? Punta ka sa mga Mangyan. Sa Kamindanawan, bumunta ka dun sa mga tribe. Takot sila sa mga taga-syudad. Kasi yung mga taga-syudad, nag-aral nga naman, naaangkin yung lupa nila, napatituluhan nila. Samantalang, mula pa nung makanilang kanununuan, nandun na sila. Tapos biglang may dadating doon, may hawak na titulo. Kanila daw yun. Kaya yung patayan sa Mindanao, hindi matigil eh. Dahil sa mga nangangamkam ng kayamanan. Yun ang ayaw ni John the Baptist. Yun ang teaching na pinopromote ng Gospel of Luke. Stop extortion. Stop yung ano, pandaraya sa tax, yung mga tax collector, ano? Na pagtaga BIR, napakalaki ng bahay. At napakalaki, napakaraming kayamanan. Di ba si Zacchaeus? Nung, diyan yan eh, sa Zacchaeus. So, yun yung fruit of, ang doctrine of Luke, sa pagdating sa repentance, sa doctrine of repentance, the first is, literally, you should turn around. Ang repentance, ibig sabihin, turn back, turn around. Or turn your back. Talikuran yung kasalanan. Ang ibig sabihin na, kasi tayo, ang pagsisisi lang na, ako naman eh, lumaki akong Catholic eh. Nung nag-aral ako sa, nag-high school ako sa Lourdes. Niloloko ko pa yung prayer dyan eh, when I was in high school. Mangungumpisal sa pare, di ba? Sabihin ng pare, sige, magdasal ka ng 10 ama namin, 10 ang Baginoong Maria, 10 luwalhati. Ginagawa ko dyan, ano eh, ama, namin. Para 10 agad. Iloloko ko yung ganun dasal eh. Pero sa time na hindi talaga yun ang totoong repentance, di ba? Ang ibig sabihin ni Luke sa kanyang teaching ng repentance, turn your back, tumalikod ka. Itigil mo yung kasalanang ginagawa mo. In the hearing of the audience, at sabi ng mga audience, ang unang lumapit, the tax collector. Ay, yung mga mayayaman muna, di ba? Anong gagawin namin? Kayo na may 2 damit, ibigay niyo yung isa sa wala. Are you willing? Kasi paano pag nakakita ka ng ano? Nung isang araw, nagdadrive ako, diyan ako nakatira sa may Global, sa Acacia Estate kami. So C5 lagi ang daan ko paglabas ko ng subdivision. Sa dami ng sasakyan sa subdivision namin, minsan subdivision pa lang namin, 30 minutes na ako na i-stuck bago makalabas sa loob ng subdivision. Dahil doon, eh, pag bihira sa amin ng tag-2 kotse lang, eh, talagang tag-3, 5. So, paglaga umagang Lunes, nako, umasa ka na. Subdivision pa lang, 30 minutes na. Tapos nakakadaan lagi ako ng mga taong kalye. Awang-awa ako dyan. Sinasabi ko talaga sa wife ko, ba't kaya niloob ng Diyos na may ganyan, ano? Yung bakit merong kahabag-habag na tao, hindi na pinalad na maging normal yung isip. Dito sa Pilipinas, hindi pa pinalad ng may gobyernong kumakalinga. Diba? Hinahayaan lang, masasagasaan, walang kinakain, tas umuulan, aaraw, bababasa, matutuyo, nasa kali. At wala man lang mag-abot ng pagkain sa kanila. At minsan, bine-blame pa natin. Sabi ni Freddy Aguilar, sino ba talaga ang baliw? Yung mga normal na walang pagkalinga sa kanila o sila. God is calling us with this kind of life. Huwag laging pansariling pagpapaunlad ang desire natin. We should take care of the poor. We should produce the fruits of repentance. You stop sinning. You stop the world of sin. Kung tayo nandadaya, tigilan yan. Hindi maganda sa society. Napaka ano ang pandaraya, nakakasira sa society. So, let us stop deception. Yung pandaraya sa negosyo, yung pandaraya, pang-aapi sa mga mahihirap, itigil yun. Ano? Ayaw nun ni God. That is Lucan perspective. And then you share your life. Mag-share kayo. Hindi pwedeng ano, laging meron ka. Lagi kang... Actually, the blessing of God came if you are willing to share, di ba? Alang kamay, ano? Tapos hindi, ano, laging magkagano. Wala naman, may lumalakad ba sa atin na paganyan?
Wala, no? Ang normal na lakad, alternate, ano? May ganun yata pag ang lakad ganun. You don't see each other. Yung na, hindi nakikita ng kamay, yung isa't isa. But what the right hand is doing is not seen by the left. Diba? Kasi na, lagi silang magkalikuran, ano? And then the tax collectors, those who are in the business of money, stop deception. We should stop practicing corruption. And then those who are soldiers, those who are in authority, they should stop extortion and what? False accusation. Ayun, practice yun ni Gano. Yan ang fruit of repentance sa gospel of Luke. Ito, ang mahalaga naman, the word of God, the Bible is the word of God. We should follow the teaching of the word of God. And that is important. We are not just studying the Bible for our learning. We are studying the Bible for our practice. Hindi lang ito pinag-aaralan para matutunan. Pinag-aaralan natin ang Bible para sa ating pang-araw-araw na lifestyle. It should affect our being. It should affect our lifestyle, our way of life. The Bible is studied not for learning, not just for learning, but for lifestyle. The Bible should be the standard of our faith and practice. Andiyan ako, yung nagtasagot sa test, may sagot na naman. Repentance. Okay, that's good. What else? Do you want to know about the Gospel of Luke? No more. Let's go to the Gospel of John because we have to finish.